Kumusta sa lahat natin mga taga-subaybay, katoliko at hindi katoliko? Sa pagkakataong ito, ating tatalakayin ang naunang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na overkill yung pag-silbi ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Quibuloy. Pero kung napansin ninyo, mga kapatid, ang daming mga kaanib ni Pastor Apollo Quibuloy na nangharang at may nadungumog pa na PNP. At di lang yan, mas marami ang mga miyembro ni Apollo Quibuloy na nag-aabang kumpara sa PNP. At nagpaliwanag na din ang DILG kung bakit ganon ang ipinadalang puwersa, dahil naunang sinabi ni Pastor Apollo Quibuloy na di siya magpapahuling buhay. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Kung ako'y huhulihin ninyo, hindi ninyo ko mahuhuli ng buhay. Kasi di siya magpapahuli ng buhay. Pero bago dyan, mga kapatid, dahil Lunes ngayon, meron tayong raffle, magpili lang kayo itong aklat ni Father Sikia o itong Benedictine Cross. Sa mabunot lima nito, ang gawin ninyo, mag-comment lang kayo na I am Catholic. Okay? At huwag nyo nang ulit-ulitin pa. Siguradong kabahagi na kayo sa ating raffle ngayon. So, huwag lang ulit-ulitin. Pero, pag matawag na yung pangalan ninyo, dapat mag-comment kayo kung mabunot kayo present. No, welcome sa lahat na mga taga-subaybay sa atin, mga kaabag, mga ka-faith. No. Si, ano ang overkill? Oh, sabi niya. Naalala nyo ba, nag-react kayo si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil overkill daw ang pagsilbi. Naalala nyo ba yung kasagsaga ng pandemic? Di ba may order si dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya pa ang Pangulo noon? Yung kasagsaga ng pandemic, naalala nyo yung order niya? Shoot to kill nga! Yung lalabag sa protocol. Oh, di ba? Okay. So, yun ang mabigat. Okay. Sandali muna, baka mawala na naman tayo. Wala-wala kasi ang signal. Okay. Mag-comment lang kayo. Yan. So, tatalakayin natin ito, mga kapatid. At bago dyan, kung maalala ninyo, yung tinalakay ito sa Senado, di mo ba ang panawagan kahit na ni VP Sara at sa mga kaaliado ni Pastor Apollo Quibuloy tulad ni Senador Aimee Marcos, tulad ni Senador Padilla? Naalala niyo yung panawagan? Ang panawagan ay dalhin umano sa korte. Dahil doon sila naniniwala sa korte. Yun din ang panawagan ni Pastor Apollo Quibuloy. Nanawagan nga siya na kung maari, sabi niya, tulungan pa ni Ontiveros, Senador Reza Ontiveros, yung mga biktima para madala sa korte. Bakit? Dahil
Matagal na kasi itong kasong ito, mga kapatid. Ang kasong ito, 2020 pa sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ang lahat na kasong ito na naisampa 2020 sa Fiscal's Office, na basura ito. So nabasura sa Fiscal's Office ng Davao. Pagkatapos, naidulog sa Department of Justice. Yan natin makita na untouchable talaga si Pastor Apollo Quibuloy, dahil sa mahabang panahon, naidulog man ito sa Department of Justice, mahabang panahon din pinakatulog sa Justice Secretary sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naunang narinig ninyo dito galing sa bibig mismo ni Pastor Apollo Quibuloy na yung mga kaso niya umano ay kinikilos at nilalakan sa kanyang kaibigan si Pastor si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya konbinsigo siya na di tatalab yung mga kaso sa korte. Ang panawagan niya na una nang tinalakay ito sa Senado, dalhin, tulungan ang mga biktima na maisampa. At sa pamamagitan ng hearing doon, para natin nalaman na meron ng nakasampa matagal na. Ito ang kanyang sabi. Pambababoy ang ginawa ninyo sa reputasyon ko. Hinahamon ko kayo. You go to the court. Tulungan po ninyo ang mga kaawa-awang ito. Pumunta kayo doon sa korte. At gumawa kayo ng demanda laban sa akin. Kahit ako'y anak ng Diyos, ako'y under sa batas ng lupa. At doon ko kayo sasagutin. Sapagkat doon merong fair play. Because in the law, the guilt and the innocence of any person is not determined by a Senate hearing, but it is only determined by a competent court of law. O see, malinaw ang paayag niya na haharap lang siya doon sa korte. Dahil sa pamamagitan ng korte, yung mga criminal case, madetermine yan sa court of law. Kaya ang panawagan niya, tulungan ang mga biktima. Ang bababoy ang ginawa ninyo sa reputasyon ko. Hinahamon ko kayo. You go to the court. Tulungan po ninyo ang mga kaawa-awang ito. Pumunta kayo doon sa korte. At nalaman na meron na palang mga kaso na naisampa sa Fiscal's Office na idulog matapos ito na dismiss sa Department of Justice. At ito ang paulit-ulit na panawagan ni Pastor Apollo Quibuloy. Si Hontiveros diyan sa Senado, ihinto mo na ang iyong murmuro na hearing. Dumiretso ka na sa korte. Ang dami mong arte. Ako ang ginagamit mo para ikaw ay pumunta sa mas higher position. Pastor Quibuloy, lumabas ka na sa lungga mo. Tutal, nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger. Magpa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Hindi naman naitago ng audio file ang takot ninyo mula nung umalingasaw ang katotohanan. Wala kang katiting na ebidensya laban sa aming mga matatapang na witnesses. At wala kang karapatan. Siraan ang Senado at ang mandato nito. Kung totoong matapang ka, ulitin mo lahat ng mga sinabi mo tungkol sa Senado. Dito sa Senado. Make your words of record. Record your shameless audacity in history. Patunayan mo, ganyang pa rin kabastos ang mga salita mo pagkaharap mo na kaming mga senador. Hindi ka namin uurungan. Tuloy ang hearing ng Committee on Women kahit wala ka. Yan. At ang panawagan
ng mga kaalyado niya, isampa doon sa korte talaga. Ngayon, yung nakatulog na mga kaso sa Fiscal's Office as sa Department of Justice ay nasampa talaga dahil nakitaan ng probable cause. At nang nasa korte na, anong nangyari? Yun na lumabas. Di siya pahuhuli ng buhay. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Kung ako'y huhulihin ninyo, hindi ninyo ko mahuhuli ng buhay. Hindi po ninyo ako makikita. Sige, imanhunt ninyo ako. Ako'y tatayo na hindi magpapasakop sa injustice. Tatayo ako para sa mga ginipit. Kinuna ng katarungan, kinuna ng hustisya sa bansang ito. Dito tutulo ang aking dugo. Dito ako mamatay. Umiiwas po ako dahil ang playbook ninyo alam ko. Ang katapusan is extraordinary rendition. Mapasakamay ako ng mga puti, magiging claro em recto number 2 ako, mamamatay ako sa kanilang kamay, i-announce sa buong sanlibutan, heart attack ang ikinamatay ko. Pero patay na ako. Iyan ang end game ng playbook na ito. At hindi ninyo yan pwedeng ipagkaila. Ako po ay hindi nagtatago sa kasong itong napakasimple. Jose, ang kasong ito napakasimple umano at hindi siya nagtatago. Pero ang tanong, saan na ba siya? Mamatay siya umano na parang si Claro Erecto Disikan? Hindi. Ibig sabihin, may plano pala siyang magiging hero bayani. Kaya nga, tinatawag na siya ni Senador Robin Hon Padilla na bayani talaga si Pastor Apollo Kibuloy. Pero ano nga ba talaga? Piki na appointed son of God, piki na bayani. At kung maalala ninyo mga kapatid, ang kanyang panawagan, dalihin sa korte. Ngayong nasa korte na, di na siya umano. Di na umano siya magpapahuli ng buhay. Pero kung di po ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte, abogado, nagiging presidente, matalik na kaibigan niya, wala ba siyang karapatang mag-advise sa kaniyang nagtatago nga ba o tinago na kaibigang dating spiritual advisor niya na kilalanin ang batas at magharapin niya sa korte kung talagang walang kasalanan siya? Di po ba sa press conference ni Duterte, sinabi niya, naalala niyo, na si Pastor Apollo Kibuloy, nandiyan raw umano yan sa kanyang kingdom. Malawak lang yan. Oh, ngayon, nakakuha ng info ang PNP na nandiyan, nagtatago. So ano nangyari? Ang daming mga kaanib niya na nag-aabang. At nakita niyo naman yung video. Meron pa mga PNP na binumba ng tubig. At meron pang iba doon sa fire truck mismo, no? Na PNP na iwan ko kung nabugbog ba yun. O kaya yung PNP din magsampa ng kaso dito. So makulay talaga ang mundo nitong nag-aangkin na siya ang may-ari ng mundo. At nagsasabi ang Katoliko daw piki dahil sa mga revolto. Ito.
Oh, di ba nakakapanlin lang kayo? Oh, makikilala mo ang isang tunay sa kanyang itinuturo. Anong tinuturo ninyo? Di ba nagsasamba kayo ng rebulto? Di ba gumagawa kayo ng mga inukit na larawan? Yan ba itinuro ni Kristo? Yan ba ay salangsang sa mga salita ng Diyos? Salangsang, pero hinahawakan ninyong Biblia, pero hindi yung sinusunod. Di ba peke kayo? Ayan. Kadalasan, ito talaga ang tira ng mga sikta na tatag lamang ng tao. Inawakan ninyo ang Biblia, pero sinasalangsang ninyo ang otos. Una, sa Biblia, alam naman siguro ni Pastor Apollo Kibuloy, dahil wala naman silang sariling Biblia, nakibasa na naman ng Biblia, na kahit sa Biblia, hindi lahat na mga larawan o monumento na ipinagbabawal sa Diyos. Halimbawa, naalala niyo ba sa Biblia, kahit na si Absalom nagpatayo siya ng kaniyang sariling monumento para sa mga tao, para maalala siya. Di ba niya yan alam? Halimbawa, balikan natin ang ikalawang Samuel, kapitulo 18, versikulo 18, ito ang mabasa natin. Now, during his lifetime, Absalom had made and erected a pillar to himself, which is the valley of the king. I have no son, he said, to preserve the memory of my name. He gave his own name to the pillar, and today it is still called Absalom's monument. Sa Biblia, hindi lahat na monumento ang ipinagbabawal. May monumento tulad sa mabasa natin sa ikalawang Samuel 18:18 na ang layunin hindi para sambahin bilang Diyos, kundi ang layunin upang maalala siya tulad sa ginawa ni Absalom. Sa Biblia din, napakalinaw mga kapatid, na yung mga kerubin, yung kerubin mismo, banal, ginawa ng monumento o rebulto dito sa lupa. Kung tignan natin ang Unang Hari, Kapitulo 6, Versikulo 23, tuloy lang sa 32, ito ang ating mabasa mga kapatid. Sa loob ng dakong kabanal-banalan, naglagay siya ng dalawang kerubing imahe, nililok sa kahoy na olibo, apat at kalahating metro ang taas ng bawat isa. Tablang olibo rin ang dalawang pangsara. At may ukit itong imahen ng mga kerubin, punong palma at mga bulaklak. Ang mga pangsaray may kalukok na gintong kapit na kapit sa mga nakaukit na larawan. See? Dito pa lang mga kapatid, sa Unang Hari, Kapitulo 6, Versikulo 23 hanggang 32, kung ituloy natin, dito natin makita na hindi lahat na mga larawan ang ipinagbabawal ng Diyos. May larawan na hindi bawal. Bakit hindi bawal? May utos ba sa Unang Hari, Unang Mga Hari, Kapitulo 6, 23-32, na ang mga imahe nito, na ang mga larawang ito, mga kapatid, ay dapat gibain tulad sa mga Diyos-Diyosan ayon sa Ikalawang Hari, Kapitulo 23, Versikulo 15 hanggang 17? Hindi. Ibig sabihin, sa madaling salita, mga kapatid, nagkaroon ng rebulto ng kerubin na hindi naman labag sa kalooban ng Diyos, kundi ang pagkaroon ng rebulto ng kerubin na ayon mismo sa otos ng Diyos. Bakit? Sa
Exodo Kapitulo 25:18-19, lalagyan mo ng dalawang kerubing ginto ang dalawang dulo nito, tig-isa sa magkabilang dulo. Ihihinan ang kerubin. Yun ang mabasa natin, mga kapatid, no? Ihihinang ang kerubin upang ito at ang lukluka ng awa ay maging iisang piraso. Gawin mong magkaharap ang dalawang kerubin na parehong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na nilulukuban ang luklukan ng awa. Ilalagay mo ito sa ibabaw ng kaban na kinalalagyan ng dalawang tapyas na bato na kautosang ibibigay ko sa iyo. So dito sa mabasa natin sa Exodo Kapitulo 25:18-22, mga kapatid, makita natin na Diyos mismo ang nag-utos kay Moises na magawa ng dalawang monumento ng kerubin. Ibig sabihin, hindi lahat na mga larawan sa Biblia ay Diyos-Diyosan. Dahil Diyos mismo ang nag-utos na ang kerubin na banal ay pwedeng gawan ng larawan. So, yung kaba ng tipan sa Biblia, may dalawang rebultong kerubin na magkaharap kung saan narinig mismo ni Moises yung tinig ni Yahweh. So, ito ang mabasa natin sa mga Bilang Kapitulo 7:89. Nang pumasok si Moises sa toldang tipanan upang makipag-usap kay Yahweh, narinig niya ang tinig nito mula sa pagitan ng dalawang kerubin sa ibabaw ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng tipan. So, ibig sabihin, hindi lang basta-basta yung larawan ng kerubin sa lumang tipan. Yung larawan ng kerubin ay naglalarawan sa presensya at kaluwalhatian ni Yahweh na nasa pagitan ng dalawang rebultong kerubin. Sa Ezekiel Kapitulo 9:3, ito ang ating mabasa. Noon ang kaluwalhatian ni Yahweh na nasa pagitan ng mga kerubin ay tumaas papunta sa pasukan ng templo. Tinatawag niya ang lalaking nakadamit ng tilang leno at may panulat sa baywang. Ang kerubin, mga kapatid, ito'y naglalawan sa presensya ni Yahweh. Sa makatuwid, mga kapatid, ito ay mga rebultong kerubin. Ay mayroong presensya ng Diyos na kumikilos sa lugar kung saan nandun ang kaban ng tipan sa loob mismo ng templo. Unang mga hari, Kapitulo 8:10-11, pagkalabas ng mga pare, ang templo'y napuno ng ulap, kaya't hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo'y napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. So, sa lumang tipan pa lang, mga kapatid, ang templo ni Yahweh ay may imahe na, may larawan na. So, bagamat walang nakasulat na inuotos ng Diyos na
gawa ng rebulto ang mga santo letra for letra, tulad ng Mahal na Birhen Maria o ang Batang Hesus o sa mga santo, iwala ding inuotos ang Diyos na huwag silang gawan ng mga rebulto upang magpaalala sa atin. Ano pa ang punto nito, mga kapatid? Kung ang mga kerubin, kung ang mga kerubin na bantay sa punong kahoy ng bahay ayon sa Genesis Kapitulo 3 Versikulo 2 ay pinagawa ng rebulto ng Diyos sa unang hari, Kapitulo 6 Versikulo 23 ituloy sa 32, Exodo Kapitulo 25 Versikulo 18-21 at sa Bilang Kapitulo 7 Versikulo 89. So bakit mo ipagkakait o ipagbabawal na gawan ng rebulto ang ating Panginoong Hesus ang mga santo na sila mga banal, kung sa lumang tipan ang Diyos mismo nag-utos na ang mga banal ay pwedeng gawan ng larawan? Sa King James, The Living Bible nga, The Living Bible, Galatians chapter 3 verse 1, ito mabasa natin. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Ito ang di alam ni Pastor Abuloy, Pastor Kibuloy. So, diyan natin makita, mga kapatid, na sa Biblia, hindi lahat ng mga imahen ay pinagbabawal. Tayo mga Katoliko, meron tayong altar. Sila walang altar. Sa Biblia, may altar ba? At sa Biblia, ang altar, meron bang monumento? Ito, Isaiah chapter 19, verse 19. In that day there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt, and there will be a monument to the Lord at its border. Ano daw? Napakalinaw mga kapatid na sa altar merong monumento ng Panginoon. Kaya nga, sino ang katuparan nito? Imposible naman kung inosinting-inosinting sila o iniwasan lang nila, mga kapatid. Protestant na salin yan. Balikan natin na Isaiah 19 verse 19. In that day there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt, and there will be a monument to the Lord at its border. So sa altar, merong monumento ng Panginoon. May altar, may monumento pa. At ano po ba ang kabuluhan ng monumento? Ay, tingnan natin ang Josue Kapitulo 4 Versikulo 5 hanggang 6. Ito ang ating mabasa. At sinabi sa kanila, mauna kayo sa kaban ng tipan ni Yahweh. Pagdating ninyo sa gitna ng ilog Jordan, kukuha kayo ng tig-iisang bato. Pasanin ninyo ang mga ito, isa para sa bawat lipi ng Israel. Ang mga batong ito ang magpapaalala sa bayang Israel sa mga ginagawa ng Panginoon kung sa panahong darating ay itanong ng mga inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong
Iyan. So, dito mga kapatid, sa naturang salin, bato ang ginagamit na nagpapaalala. Pero, yung bato sa ibang salin naman ng Protestante, monument talaga, monumento na nagpapaalala. Josue Kapitulo 4, versikulo 5 hanggang 7, The Living Bible, ito ang ating mabasa. And told them, go out into the middle of the Jordan where the ark is. Each of you is to carry out a stone on your shoulder, 12 stones in all, one for each of the 12 tribes. We will use them to build a monument so that in the future, when your children ask, what is this monument for? You can tell them, it is to remind us that the Jordan River stopped flowing when the Ark of God went across. The monument will be a permanent reminder to the people of Israel of this amazing miracle. See? Sa kailangan pala ang monumento, mga kapatid. Ano ang purpose ng monumento? This monument will be a permanent reminder. Permanent reminder to the people of Israel of the amazing miracle. So, sa ibang salin, bato. So, paanong ang bato ay nagpapaalala, mga kapatid, sa ginawa ng Panginoon? Gayon din naman ang mga taong banal, yung mga taong martir, na inaalay nila ang kanilang buhay para sa simbahan at para sa Diyos. Sila ay inalala natin dahil sila ay mga bayani sa ating pananampalataya. At wala yun sa sikta na tatag lamang ng tao, mga kapatid. Tulad sa kay Pastor Apulo Kibuloy, na noon pa man sa di pa siya nagtatago, banat din sa pananampalatayang Katoliko. Oh, di ba nakakapanin lang kayo? Oh, makikilala mo ang isang tunay sa kanyang itinuturo. Anong tinuturo ninyo? Di ba nagsasamba kayo ng rebulto? Di ba gumagawa kayo ng mga inukit na larawan? Yan ba itinuro ni Kristo? Yan ba isalangsang sa mga salita ng Diyos? Salangsang, pero hinahawakan ninyong Biblia, pero hindi nyo sinusunod. Di ba peke kayo? Ngayon, peke daw tayo, mga Katoliko. Dahil hinahawakan ang Biblia, hindi sinusunod. Bakit? Di ba sa Biblia, nakasulat, sundin mo ang batas sa pamahalaan? Di pa ba nasa Roma yan? Pero ngayon, saan ka na ngayon? Di po ba sabi mo, di ka magpapahuling buhay? Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Kung ako'y huhulihin ninyo, hindi ninyo ako mahuhuli ng buhay. Hindi po ninyo ako makikita. At nag-react sa pag-serve ng mga warrant of arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Overkill daw. Maniwala ba kayo overkill, mga kapatid? Sino ba mas napakarami? Di po ba yung mga miyembro ni Pastor Abuloy na nag-aabang at hinarangan yung PNP? No. Yun ang pinakamarami. Alam naman, ang mag-serve ng warrant of arrest ay mga 3, 5, 10 na nauna nang sinabi ni Pastor Apulo Kibuloy, di siya magpapahuling buhay. At marami siyang mga miyembro na yung mga miyembro niya nagsasabi na anda silang magpakamatay. Oh, edi, isinisiguro din yung siguridad
ng ating kapulisan na nag-serve sa warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Oh. So, ang tanong, mahuli kaya si Pastor Apollo Kibuloy? Dahil sabi ni Lorelie Gamadlao, si Duterte ang overacting. Oh, naalala niyo ba? Mas grabe yung kay Duterte noon. Buti na lang siniserve ang warrant of arrest. Hindi yung tinatawag na Shotokel order. Bakit? During the time ni Duterte, may utos yan, Shotokel order, sa lalabag ng protocol sa pandemic noon. Mas grabe yun. Oh. Shotokel order talaga. So, asa na ba ngayon si Duterte? No? Mga kapatid, aasa na ngayon si... O, iyon din, si Duterte dahil nagpalabas siya ng pahayag, wala ng press conference. Kaya may speculation, baka nagtatago na din si Duterte dahil may balita na lalabas yung kanyang warrant of arrest sa ICC. Eh di po ba? Wala na tayo makita na nagpa-press conference yan. Oh, mga pahayag na lang na written, na binasa ng media. At bago lang, merong bagong balita, mga kapatid. May na-discover sa isinagawang raid sa Pugo. Nako, yung tatalakayin natin yan. Ang iba, pagtatalakayin natin ito, may mga galit. Oh. Dahil dapat umano, di natin tatalakayin yung mga pangyayari sa Lipunan. Bakit? Ipinagbabawal ba na ating tatalakayin, lalo na yung mga pangyayari sa Lipunan natin? Hindi. Kabahagi pa rin na yan sa aral natin. Okay. So, sa pagkakataong ito, mga kapatid, dahil di talaga umano magpapahuli ng buhay si Pastor Kibuloy, balikan natin. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. So, yun, magpabaril na lang umano siya. Alang na naman, 3-5 na PNP lang ang pupunta para mag-serve. Habang ang dami na mga miyembro niya, meron pang mga pa-interview na walang utang na loob umano si Pangulong Bongbong Marcos kay Kibuloy dahil sa isinagawang eleksyon noon, ay ang SMNI nagbigay sa kanya ng malaking pabor para sa kampanya. Ganun nga ba talaga? Tulad ng ibang mga politiko, utang na loob. At dahil po ba kung utang na loob, anong gusto nila? Ibasura na lang yung warrant of arrest? At hayaan na lang na di iikot at kikilos ang hostisya? Ito talagang utang na loob, mga kapatid. Nagiging anay sa hostisya natin.